Thank you for coming, my baby. Even though you did not want to go earlier. Bigay mo Robux ko. Wow! Ayaw niya kasi sumama kanina. So, pinilit lang namin siya para makabanding. Pero may kapalit. Galing ng mangikil. Sama siya kapalit ng Robux. How much Robux? How much Robux? 80. 80? Okay na 80 ah. Wala nang bawian ah. Tingnan mo si... Nagbibinta na. Sama din namin si Nico. Love and love. Dahil pasukan na ay hindi na kami madalas makabiyahe ng buong pamilya. Kaya naman na magkaroon ng pagkakataon. Kahit na medyo panay pa rin ang ulan tuwing hapon, ay nagdesisyon kaming mag-overnight camping gamit ang Bajaj RE, isang three-wheeler na pinahiram ng Bajaj Philippines. Papunta sana kami ng Zambales, pero dahil inabutan kami ng dilim sa daan at mukhang hindi maganda ang panahon doon ng mga araw na yon, ay nagdesisyon kami maghanap na lang ng ibang mapupuntahan. Alas 8 na, wala pa kami nahanap na pupuntahan. Pero dito lang din tayo sa Burgos. Kaya tayo maghanap. Marami naman dito ang mura at maganda. Sa totoo lang mahal, basta makaligo lang ako. Okay. Kahit saan yan. Maganda naman ah. Ganda yung picture. Okay. Para ma-okay. So dito kami sa El Mare Beach Resort. Mukhang mumurahin naman siya dahil yun ang hanap namin. Medyo nagtitipid tayo. Mukhang maganda rin naman yung beach niya, no? Parang ano lang din sa may Agno, sa may atang dito. Yung pinupunta nating secret beach. Okay na to? Pupunta kayo ng Agno ay sigurado yun yung di kayo abutan ng beach. Dahil talagang mapapakanta ka ng mabuti na lang at parang tangke ang Bajaj RE. Kahit anong klase ng kalsada ay kayang-kaya niyang tahaki. Nakailang beses na kami sa Agnok kaya sanay na ako sa kalsada dito lalo na kapag malapit ka na sa dagat. Akala mo ay naliligaw ka na at paunti ng paunti ang mga bahay at pasikip ng pasikip ang kalsada. Kaya hindi pwede sa mga praning at medyo matatakutin ang daan dito lalo na kung aabutin ka ng dilim. Zambales po sana kami. Oo, oh, pero... gabi na, sabi namin, dito na lang. Alanganin na kayo. Kung saan mo gusto magpwisto, kasi pwede namang pumasok yan. Opo, ang ganda nga po ng ano nyo dito, kasi parang may Bermuda. Oo, pero ano ganda na yan? No? Wild na grass. Hindi namin tinanim yan. Talagang ganyan lang. Actually dito, bukod sa merong mga kubo for accommodation, pwede ka mag-pitch ng sarili mong tent. Tapos, mayroong wifi. Naka-Starlink sila dito. Kaya yung sa mga work from home or naka-remote na work setup, pwedeng-pwede kayo dito. Hindi pa matao. In fairness, wala siyang lamok. May mga insektong lumilipad-lipad at tumalapit sa ilaw at nakikitira dun sa tent kaya hindi makatulog si Wowa pero walang lamok.
Tulugan na tayo. Sabi pala. Ako dito sa ating shed culture hammock. Ang ating camper dog na si Mito. Ang dito sa Bajaji Art. Tapos, dito sila Whitey. At yung maglola. Napakasarap matulog sa labas. Kapag yung hammock. Yung sa ating mga ikita. Ang gano'ng kaganda yung lalat nila dito sa tupa. Ito pala ay sa pagising mo, bigla ka na lang nasa langit na. Ganda ng umaga dito sa Tupa, Agno. Bye. Toyo! Oh my God. Dahil wala kaming butane, ay kiluto na lang sila wifey ngayon sa bahay ng mga may-ari. Buti na lang tinat. Mababait sila at pinagbigyan kami makiluto. Ganda nung kanilang ano dito area, yung kanilang mga damo kasi umabot hanggang mula dito sa beach hanggang dun sa kanilang gate, at yan ay hindi daw nila tinanim. Kumbaga naturally existing na sila dito. Tapos nung nagtabas sila ng mga ligaw na halaman at matataas na damo, nung nalinis, kumalat na lang yung Carabao grass hanggang sa napuno niya ng damo yung buong property, yung buong lote. Ang galing. So, bagay na bagay siyang pang car camping. Toyo! Soy sauce! Yung black. Andun. Hindi pa niya kinuha. Ay, mga bata ngayon. Toyo lang, hindi alam. Kailangan, Englishin mo pa. Mula sa campsite, yung kanyang shore ay buhangin, bato, buhangin, at bato. So yung kanyang bato doon sa may tubig ay hindi naman batong kagaya nitong nandito sa Pampang na matatalas. Yung kanyang bato dito malalambot kasi covered siya ng mga seagrass saka seaweeds. Tapos kagandahan dito, merong mga pool. At yung kanyang mga pool, mabababaw. So kahit na medyo ganyan ka-rough yung kanyang tubig, pwede mong enjoyin yung pool. Sabi nung isang lokal na nakausap natin, 8 per kilo ang benta nila sa seaweeds. Dried. Kailangan dried na. Naabot lang naman daw ng isang araw kapag maganda ang panahon. Nakaka 80 kilos daw sila. At isang araw lang nilang hina-harvest yun. Silang dalawang magkapatid. Tapos all year round naman daw meron at merong nabili. Pero by November, ayun maganda. Stop lang sila sa November para mag-regrow yung mga ano, seaweed. At hindi sila maubusan para din may matira daw sa mga isda. Galing. Galing ng kanilang ano, kabuhayan dito sa... Kung naghahanap kayo ng tahimik na bakasyonan kung saan nyo pwedeng ipahinga ang pagod nyong katawan at isipan, maganda ang El Mare Resort dito sa Agno. Dahil hindi siya kagaya ng ibang mga beach na pila-pila ang mga resort,
at samot-sari ang ingay na maririnig mo. Sana lang. Kung mapapanood man ito ng mga may-ari ng resort, ay maging mahigpit sila sa noise control para naman kahit dumami na at magsabay-sabay ang mga bisita, ay mapanatili ang kapayapaan ng lugar na madalang mong maranasan sa mga sikat na puntahan. Ganda kapag low tide, oh. Litaw na litaw yung pool. Pwedeng-pwede sa kids. Yeah, pa naligo si Yuki. Ah, diyan kami naligo. Tapos, dito naman yung pang-adult na part. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-swim. Yung may itim na part doon, puro corals na yan. Hindi na, higigisa yun, hindi naman yan.